Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa mga advanced na helicopter na ibinibida ng ibang mga bansa kasama na ang Pilipinas. Excited ka na bang malaman kung ano-ano ito at kung ano ang kayang ipangtapat ng ating bansa? Bago ang lahat, baka pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat po! Number 1, KA-52 Alligator. May kakayahang mag-operate sa mataas na altitude at bilis. Ang dalawang seater na KA-52 ay nakakuha ng nangungunang pwesto mula sa karaniwang nagwagi, ang Apache. Ang mga anti-ship missile ng Alligator ay may mas mahusay na saklaw kaysa sa Apache na ipinagmamalaki ng helicopter ang katulad na armor at air-to-air na kasanayan. Ang isang one-seat version, ang KA-50, ay nakakamatay din. Number 2, AH-64 Apache. Ang AH-64 ay armado ng maraming armas, kabilang ang Hellfire Missile, 70mm rockets at 30mm automatic cannon. Sinusubaybayan at inuunan nito ang 256 na mga contact na may advanced na radar at mga sistemas sa pag-target. Ang optional na Stinger o Sidewinder Missile ay ginagawa itong air-to-air platform. Ang pinakabagong versyon, ang AH-64E Guardian, ay mas mahusay, mas mabilis at maaaring mag-link sa mga drone. Number 3, MI-28 Havoc. Ang night-capable na versyon ng MI-28, ang Havoc, ay nagdadala ng mga anti-tank missile na maaaring tumagos ng isang metro ng armor. Mayroon din ito mga FUD para sa mga 80mm unguided rockets, limang 122mm rockets grenade launcher at 23mm na baril, 12.7mm o 762mm machine gun o mga bomba. Mayroon din itong 30mm na kanyon na nakakabit sa ilalim ng ilong nito. Number 4, Eurocopter Tiger. Pinaliit ng Tiger ang radar, tunog at mga infrared na mga lagda nito upang maiwasan ng mga bala ng kaaway at mayroon pa rin makapal na baluti kung sakali. Nagdadala ito ng mga 30mm turret, 70mm rockets, air-to-air missile at iba't ibang uri ng mga anti-tank missile pati na rin ang mga countermeasure para sa mga paparating na missiles. Number 5, Z-10. Ang Z-10 ay may altitude na sailing na halos 20,000 talampakan at may mga may kakayahang anti-tank missile, PY-90 air-to-air missile at isang 30mm na kanyon. Ang Z-10 ay orihinal na itinuturing na isang tagumpay ng industriya ng pagtatanggol ng China. Ngunit ito ay talagang disenyo tagagawa ng Russia na Kamov. Ang kumpanya sa likod ng KA-52 at KA-50. Ano naman ang sa Pilipinas? Ito na ang panghuli. Ang Black Hawk 70i helicopter. Nire-recapitalize din ng Pilipinas ang kanyang transport helicopter fleet na may S-70i Black Hawks na itinayo sa ilalim ng lisensya ng PZL Mielec ng Poland. Makakadagdag ang mga ito sa mga fleet ng Air Force ng Bell UH-1 Way na utility transport helicopter. Si Mike Heo ay ang Asia correspondent para sa mga defense news. Hindi man ito kasing lakas ng ibang mga nabanggit, may kakayahan pa rin naman itong makipaglaban sa anumang digmaang pangimpapawid. Hanggang dito na lamang. At kung may katanungan kayo, ay magkomento lamang sa video na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.